Nababahala at naawa ang gobyerno ng China sa nangyaring dilubyo sa Pilipinas nang ito'y hagupitin ng isang super typhoon na si Christine nito lamang mga nagdaang araw. Pinaabot ng China ang kanilang pakikidalamhati sa mga nabiktima ng bagyo, lalong-lalo na sa mga namatayang pamilya sa pamamagitan ng kanilang imbahada sa Pilipinas. Sinabi mismo ni Ambassador Wang Silian na ang kanilang gobyerno ay nasa likod ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino sa pakikiharap nito sa matinding sinapit sa panahon ng pananalasa ng bagyong Christine sa bansa. Ayon kay Wang, ang dalawang bansa ay naging subok na ang pagiging magkaibigan sa lahat ng mga pagsubok ng mga nangyayaring kalamidad, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa bansang China. 7 ang naiulat na patay dahil sa pananalasa ng bagyong Christine sa bahagi ng Luzon. Ayon sa 8 AM Situation Report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong Huwebes, October 24, 6 ang pumanaw sa Bicol Region at isa naman sa Calabarzon. Bukod dyan, may 4 nasaktan sa Bicol Region at may 7 missing persons sa parehong lugar, pati rin sa Calabarzon at Ilocos Region. Ayon din sa data, may 2 milyong katao ang apektado ng malakas na bagyo kung saan ay 12,334 ang nasa evacuation centers habang may 364 ang nanatili sa kanilang lugar. Nagkaroon pa nga ng breakdown ang NDRRMC sa mga naapektuang residente. 1,669,507 individuals ang mula sa Bicol Region, 351,913 sa Bangsamoro at 24,748 sa Mimaropa. Itinala rin ang ensya na aabot sa 189 na lugar ang binaha kabilang na ang mga nasa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Christine ngayong Biyernes ng hapon, October 25. Sa tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakalabas ng PAR ang Severe Tropical Storm Christine dakong alas 4 ng hapon ng araw ding ito. Huli itong namataan 365 kilometers ang layo sa kanluran ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 95 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, lumakas naman at naging tropical storm ang binabantayan ng PAGASA na bagyo sa labas ng PAR na may international name na Kongrey. Huling namataan ng bagyo, 2,410 kilometers ang layo sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 65 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, posibleng pumasok sa loob ng PAR ang bagyo sa weekend at pangangalanan ito na bagyong Leon. Ito naman ang magiging 12th bagyo sa taong 2024. Samantala, ayon sa naging payag ng ilan sa mga malalaking media outboard sa mainland China, hindi kakayanin ng bansang Pilipinas ang makabangon agad sa mga nasirang infrastruktura at mga ari-arian sa bansa. Ito ay sa dahilan sa naging sunod-sunod ang mga nangyayaring dilubyo at sakuna dulot ng iba't ibang mga kalamidad na dumaan sa Pilipinas, hindi lamang sa mga bagyo kundi maging sa ekonomiya ng ating bansa. Oras na raw para tulungan ang mga Pilipino na makabangon muli mula sa pagkakadapa at gusto ng gobyerno ng China na magpadala ng mga gamit para pa sa pagbangon muli ng bansang Pilipinas tulad na lamang ng mga heavy equipment, mga ambulansya at niktikal mga suporta sa mga Pilipinong rescuer sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga ito ng karagdagang kaalaman at mga kasanayan. Dapat raw na itigil na ng dalawang bansa ang itwaan sa South China Sea at hayaan na lang ng gobyerno ng Pilipinas na tanggalin ang ilan sa mga infrastruktura nito sa West Philippine Sea, kabilang na ang BRP Sierra Madre, mga marines nito na nagbabantay sa Lawak Island at pagpapahinto sa ginagawa nito na seaport na matatagpuan sa PAGASA Island sa ngalan ng pagkakaibigan at delikadesa sa mga ibibigay na tulong nila. Wala pa naging tugon ang gobyerno ng Pilipinas tungkol sa mga hiling na ito ng China kapalit ng tulong finansyal at tetikal para sa mapagbangon muli ng bansa mula sa pananalasa ng bagyong Christine. Sinabi ng mga eksperto na hindi ito katanggap-tanggap ang mga alok ng China sa Pilipinas at isa raw itong panilinlang
para makamit ang kanilang gusto na kontrolin ang buong South China Sea. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.